Hello guys! Kumusta kayong lahat? Medyo matagal akong hindi nag-record kasi nagkasakit yung mother ko and eventually namatay siya noong June 9. Pero let's move forward. Ganun talaga ang buhay. May nauuna at may nahuhuli. So guys, today ngayon mag-record tayo kung ano yung buhay ng isang work from home mother at isang asawa na katulad ko. Pero bago po natin gawin yan, nais ko pong magpasalamat sa inyo lahat sa inyong pagtangkilik sa aming YouTube channel. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa inyong pag-subscribe. Okay? So let's start. Ano nga ba ang mga magandang rason kung bakit nagtatrabaho ako bilang isang asawa at anak? So unang-una, may panahon ako sa aking mga anak. Sa aking anak na nag-isa. Sorry, nag-isa lang yun ako. Sa aking anak, tapos oras para sa asawa ko. Yung kahit nagtatrabaho ako, pwede kong mag-pause sandali, pwede kong silang sinipin habang nanonood sila. Minsan, nakakapagluto pa ako ng breakfast para sa mag-ama ko. Nakakapaghugas pa ako ng plato, tapos nakikita ko sila. Kahit nagtatrabaho ako, pwede kong tawagin yung anak ko para makita ko lang. Ganon. Tapos, hindi mo na kailangan magbihes. Hindi mo na kailangan bumili ng bagong sapatos, bagong damit para magtrabaho. Dito, hilamos lang. Ako nga, may mga pagkakataon na 3 minutes na lang, oras na ng trabaho ko. Ang ginagawa ko lang, hilamos, sipilyo para magising ako. Tapos, naglalagay ako ng coffee doon sa pot. Tapos, yun na. Magsisimula na ako ng trabaho ko. So, yun yung mga ibang some of the benefits na nakukuha natin sa pagtatrabaho habang nasa bahay. Lalo na ngayon, nagkaroon ng pandemic, maiwasan natin ang pagdala ng sakit sa ating mga pamilya galing sa labas. Tapos, natuturuan pa natin ang ating mga anak habang nag-aaral sila. So, marami yun yung mga bagay na dapat kong ipagpasalamat kasi nagkaroon ako ng oportunidad na magtrabaho sa naka-work from home. Okay? So, siguro, most of the time is yung time talaga sa pamilya. Hindi mo na kailangan mamasahe, hindi mo na kailangan mag-travel na makikipagsiksikan sa bus, makikipagsiksikan yung mga pawis na pawis ka na bago ka makarating sa work, haggard na haggard ka na. So, yun yung mga bagay na hindi na natin nagagawa. Hindi na, nakaka-stress din. Tsaka, nakaka-save din actually ng pera kasi hindi ka na mamamasahe, nasulob ka na lang ng bahay, ang gagawin mo na lang is magbayad ng kuryente mo at saka ng internet connection mo. Diba? Pero minsan hindi natin maiwasan na nalulungkot din tayo. Katulad ko minsan, dumating din ako sa point na tinatanong ko sarili ko, masaya pa nga ba ako? Kasi wala na akong time with friends, hindi na ako lumalabas na katulad noon, hindi na ako kumakain sa labas kasama ng mga office mates ko. Kasi ang mga office mates ko is nasa US na. Kung meron man akong office mates dito sa Philippines, sobrang layo na rin. So, yun yung mga time na ano. Pero gusto kong sabihin na sobrang masaya ako kasi naka-work from home ako, may oras ako sa pamilya ko, kasama ko sila lagi. At yung opportunity kasi pag nasa bahay ka nag-work is makakakuha ka para kasi ng ibang clients. Katulad ng ano, halimbawa ako, katulad ko ngayon, meron akong client na 6 hours per day lang. Tapos meron akong isang client din na 6 hours per day. So that's 12 hours na. Tapos meron pa akong isang full-time na 8 hours. Pero yun kasi, hindi naman sila sabay-sabay. At saka time management lang yun. So, mas malaki ang earning pag marunong kang makipag-negotiate sa working from home kaysa sa nasa office-based ka. Kasi, syempre, pag office-based, isa lang ang trabaho mo. Hindi mo pwedeng hatiin naman siyempre yung sarili mo na magtrabaho sa office tapos may isa pang office ulit. So, mahirap din yun siguro. Kung may ganun man, sobrang hirap din ng pinagdadaanan or yung process na paano mo ginagawa yun. Pero ito yung mga nasishare ko lang na advantages of working from home mother. At saka ito pa nga, ipahabol pa pala. Yung anak ko kasi, 11 years old na, may mga time pa nga na habang may ginagawa ako, nagluluto ako, pinapaupo ko siya dito sa kumaharap ng computer ko, tapos makikinig lang siya pag may mga incoming calls. Pag may incoming calls, pwede niya akong tawagin, pero pag answering machine, pinapa-dispose ko na lang. So, natututo rin yung anak ko kung paano yung process
ng mga trabaho natin na naka-work from home. So, hindi lang dahil may time tayo sa pamilya natin, hindi lang dahil nakatipid tayo sa pamasahe habang papunta sa work, kundi natuturuan din natin yung mga taong nasa pamamahay natin kung ano yung ways na ginagawa natin sa trabaho na pwedeng lang matutunan at pwedeng magamit nila in the future. Okay? So guys, hanggang sa muli, I will see you soon and I hope you enjoy this video. Thank you so much and have a good day to everyone.